Nauya Inoue, tinawag na punch drunk o lasing sa suntok. Ang dahilan alamin. Ang WBO Super Flyweight Champion na si Kwento Nakatani, kusumika sana ang unification match kontra yan sa kapwa-kampiyon na taga-Argentina na si Fernando Daniel Martinez. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Umami na ang WBC at WBO Super Bantamweight Champion na si Inoue Inoue na talagang medyo may hindi pagkaunawaan ang nangyari dahil tinawag itong si Inoue na punch drunk at ang nagtawag pa nito ay walang iba kundi ang kapatid niya na si Takuma Inoue na kasalukuyang WBA Bantamweight World Champion. Dahil ibinahagi ito ni Inoue sa social media, maraming mga boxing fans ang nag-react nito at ayon sa artikulo na isa sa matanyag ng mga sports news provider na The Answer ng Bansang Japan, ibinahagi nila na may mga boxing fans ang nagsabi na nako, normal lang talaga sa isang pamilya na ang mga magkapatid ay may mga hindi pagkaintindihan o may away na nangyayari. Pero may mga boxing fans naman na tinawanan nila itong si Takuma dahil siya pa ang nagsabi nito kay Inoue na punch drunk. Pero ang tanong, ano nga bang dahilan kakwento? Bakit nasabi ito ni Takuma kay Inoue? Well, ganito yan mga kakwento. Nagsimula ang lahat sa pag-amin ni Inoue na sinabi niya na patuloy siyang bumili ng mga iPhone cases sa pag-aakalang ito ay isang iPhone 14 Pro. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay aba na pagtanto niya na ang iPhone case pala na nabili niya ay iPhone 13 Pro. Kaya yun hindi kasya. Nako naman ha, laki ng problema mo ha. Ang iba nga ay iPhone 14 mismo na cellphone ang problema nila. Kaysa sa'yo, cellphone case lang hindi nagkasya dahil nagkamali. Nako naman Inoue ha, sana all talaga. Kung tutusin mga kwento ay aba, umabot pa sa punto na nasabi niya na ang iPhone case na nabili niya ang may depekto hindi kasa sa kanyang bagong iPhone 14. Kaya naman ang mga tagahanga ay gumawa ng mga matalinong komento tulad na lang ang sinabi nito na nagkamali ako sa case ng iPhone ko. Ngunit, pag-isahin natin ang mga iba't ibang mga iPhone cases sa lalong madaling panahon na nangangulugan lang na kukolektahin ni Inoue ang mga apat na mga major belt sa Super Bantamweight Division. Kaya dahil dito, sumagot si Inoue sa nakakabatang kapatid niya na si Takuma at sinabi niya, punch drunker, siguro, dahil baka ginulpi raw siya ng tulo ni Takuma. Kaya naman, nag-react dito ang mga tagahanga at sinabi nila na kahanga-hanga itong si Takuma. Ha? Talaga? May pagulat effect pa ang fan na ito. May nagsabi din na tunay bang nag-away ang magkapatid. Kaya dahil dito, lumabas ang issue na baka may kunting hindi pagkaunawaan ang dalawang magkapatid na Inoue. Ikaw kukwento, joke nga lang ba ito o talagang may pinaghugutan na itong si Takuma at ang magkapatid ay not in good terms na? Samantala, sinabi na ni Kwento Nakatani na kung hindi siya makakakuha ng unification bout sa kanyang susunod na laban, malamang akit na siya sa 118 pounds o sa bantamweight division. Kaya dahil posibleng magkaharap ang dalawang mga kampiyon na si Nakazoto Yoka at Juan Francisco Estrada sa darating na Desyembre, ang tanging pwedeng makalaban niya ay walang iba kundi itong si Fernando Daniel Martinez. Kaya naman sa kagustuhan ni Nakatani na isusunod niya na laban na isang unification match, marami ang nagsabi na ito ay talagang matatawag na pinaringgan o hindi direktang paghangon niya kay Martinez. Mga kakwento, mula sa araw na ginawa ko ang video ito ay aba, 22 araw na lang ay ang nakatagdang panahon na ng muling pagbabalik sa ibabaw ng lona ng angas ng Pinas. Kaya naman, sana ay huwag natin kalimutan na suportahan kahit sinuman sa ating mga mandirigmang may mga laban. Kaya good luck sa ating nag-iisang angas ng Pinas. Bangis at galing mo ay mas lalo mo pang ipamalas. Ipagpag mo ang malas ng Pinas. Arangkada na kuadrualas. Kay Inoue at Takuma, normal lang talaga sa magkapatid na may tampuhan, biruan o hindi pagkaunawaan. Pero sa uli ay siyempre, ang magandang relasyon ay maibalik din yan. Pagka nagbiruan lang itong dalawang mga sakang. Nakatani kontra kay Martinez, ikaw kukwento, sino sa tingin nyo ang manalo? Sige, paki-comment mo naman opinion mo. Yung opinion mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasa nito na may respeto.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pag-hit na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakwentong Rosalinda Zaraga, kakwentong Veer Zion Vlog, kakwentong Emerson Mendiola, at ikaw kakwentong nanunod ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.